Balak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan sa pagkabuhay na iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binatusiya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-akalang patay na. Subalit ng paligiran niya ang mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungos sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, kumirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawain ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan
upang makapanampalataya ang mga Hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos ng Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba-haba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, Twitter at sa YouTube. Sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, mga may sakit na nanonood ngayon, mga may alalahanin at problema, kayo'y aming isinasama at nilalapit sa dambana ng itim na poong Jesus Nazareno. Madali lang namang guluhin ang buhay. Madali lang na magulo ang buhay. Madali rin din naman ang mapayapang buhay. Gusto mong gumulo ang buhay mo? Madali lang yan. May asawa ka? Mambabae ka? Gugulo ang buhay mo.
May trabaho ka? Mandaya ka? Lokohin mo ang employer mo? Gugulo ang buhay mo. May kapitbahay ka? Patulan mo ng patulan lagi? Gugulo ang buhay mo. Pakialaman mo ang lahat? Gugulo ang buhay mo. Madali rin naman na maging mapayapa ang buhay. Kung yayakapin natin lagi ang kabutihan. Masarap ang wala kang kagalit. Magparaya ka sa mga taong mahirap pakisamahan. Hindi mo sila makakagalit. Maging tapat ka sa timbangan. Maging tapat ka sa oras. Maging tapat ka kahit sa maliliit na bagay. Walang pangamba ang puso mo. Maging tapat ka sa pamilya mo. Maligaya ka kahit may problema. Dahil hindi naman nawawala ang problema. Hindi nawawala ang mga alalahanin sa buhay. Pero ang maging mabuti ka at gawin ang nararapat sa kabila ng gulo ng buhay, dumarating ang kapanatagan. Kahit na minsan nagdidildil tayo ng asin, pero wala kang ninakawan, wala kang dinaya, wala kang niloko, kakain ka ng asin na wala kang pangamba. Tinawag tayo ng Diyos at sinasabi niyang, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Dahil ano ba ang kapayapaan natin sa sanlibutan ito? Ang magkaroon ka ng pera sa bangko, ay, masaya na ako. Magkaroon ko magandang bahay, ay, panatag na ako. Magkaroon ka ng magandang sasakyan, ay, makakabiyahin na ako. Bakit yung nandun sa karsada? Sabi ko nga, dyan sa banda ng ilalim ng LRT. Maaga pa lang dati, nagmimisa ako sa St. Mary. 4:30 pa lang, sinusundo na ako. At nagmimisa na ako dun sa mga madre. Dumadaan yung mga sasakyan ng panundo sa akin na mga madre. Nakikita ko yung mga natutulog dun. Pero meron pumukaw sa akin dun na tuwing dumadaan ako. Natutulog sila, nandun sila at nakahiga sa may tabi ng malapit sa kanal, sa may ilalim ng LRT. Pag tinitignan ko sila, makikita mo sila pagtayo nila, mag-iinat, nakangiti. Tinitignan ko lagi. Nagingitian sila at mapapansin mo yung buka ng bibig. I love you. Mahirap. Pero may kapayapaan. Mahirap, walang kakanin at walang kasiguraduhan ng pagkain sa isang araw. Pero masaya. Aanin mo ang lahat ng bagay na meron ka. Kung ang asawa mo hindi tapat sa iyo. Kung ang mga anak mo may bisyo. Kung ang mga anak mo malayo ang loob sa iyo. Aanin mo ang ganda ng bahay. Na iniiwasan ka naman ng mga kapitbahay mo. Aanin mo ang lahat ng ito. Kunin mo si Kristo. Dalhin mo si Kristo sa buhay mo. Ilagay mo siya sa buhay mo. Kahit barong-barong ang bahay mo, papasukin ng mga mabubuting tao. Kahit na nagsasumasakay ka lang sa jeep, tricycle, sigurado ang kapayapaan mo. Maging mabuti ang tawag sa atin ng Diyos. Dahil ang taong nabubuhay sa kabutihan, payapa ang buhay. Kung si Jesus ay nakalagay sa atin, payapa. Dumaan ako sa buhay na magulo. Dumaan ako sa pagkabinata sa tundo. Magulo ang buhay ko. Kaya alam na alam kong sabihin ko ano magulo. Alam ko ang mga sugal. Alam ko ang mga bisyo. Alam ko lahat yan. Alam ko kahit mga beer house. Alam ko. Dati akala ko yun ang kaligayahan. Dati akala ko manalo ka sa madyong, masaya ka. Akala ko pag nagtotong itskat, draw ka ng draw, panalo ka.
Akala ko, pag tumatakbo yung kabayo at lumalaban, nananalo ka. Sumisigaw ako. Hindi pala dun. Dumating ang panahon. Sumigaw man ako sa kabayong tumatakbo. Manalo man ako sa madyong. Pagod na pagod ang pakiramdam ko. Nanginginig ang lamang ko. Nanginginig ang puso ko. Wala pala dun ang kapahingahan. Wala pa dun ang kaligayahan. Napakarami kong barkada, inuman. Wala para dun ang kaligayahan. Sa katahimikan, tinawag ako ng Diyos. Nasumpungan ko siya. Tinawag niya ako sa kabila nang hindi ako karapat-dapat upang ialay niya ang kapayapaan, katahimikan, kaligayahang hindi kayang ibigay ng sanlibutan si Jesus. Marami sa atin nagkakamali. Marami sa atin nagkakasala. Pero may kapayapaang dulot si Jesus. Ang walang hanggang pagpapatawad ng kanyang Ama sa atin. Isang kapayapaang mahirap tanggapin ang mundo dahil ang mundo mapaghiganti. Ang mundo mapagtanim ng sama ng loob. Pero ang Diyos mapagpatawad. Kapayapaan. Kapayapaan sa kabila ng pagkakamali, may kapatawaran. Tinawag tayo ngayon ng Diyos, lumapit sa Kanyang kapayapaan. Mamuhay kang mabuti. Huwag kang mang-away. Huwag kang magmalaki. Huwag kang gagawa ng masama. Pag sumikapan mo, maganda ang magiging resulta nito. Maging tapat ka kahit sa maliit na bagay. Maganda ang resulta nito. Pagtitiwalaan ka ng marami. Huwag mong tutuloy ang mga pagkakamali mo. Magdudulot ito sa iyo ng gulo. Kung ngayon pa lang tinutukso ka na ng kumpari mo o ng kumari mo, lumayo ka na. Kung ngayon pa lang tinutukso ka na sa alak at bisyo, lumayo ka na. Dahil magdudulot ito ng gulo sa buhay mo. Piliin mo si Kristo. Manatili kang mabuti, mapagparaya, mapagpatawad, mapagbigay, maunawain. Payapa ang buhay mo. Piliin mo si Kristo sa buhay mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang itutugon po natin, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar na lahat ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan.
Ang mga yumaon naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim po nating ilapit sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kami makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo mga alay na iyong sambayanang natutuwa. Ang pagabuhay na iyong anak na niloob mong aming igatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas. Ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talaga maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ang siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Yung hindi naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Pagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ni anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos ng awa at kapatawaran sa ating mga makasalanan, ang Diyos na humirang at tumawag sa atin, ang Diyos na nagbibigay ng Kanyang kapayapaan. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako twina. Mag-iisa mga ngamba, mangungulila, kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Kahit anong dilim, anong lahim nang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask,
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ay iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagalaw mo kami maluwalhati makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang imahen at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.